Oh, ayan. So, tignan nyo. Ito yung Yolanda papalapit sa Samar. No? Oo. Ito ang Samar at ito ang Leyte. Oo. At ito yung ano, no, nakikita nyo, umiikot yung ulap, no? Tulad nung pag-ikot ng tubig dyan, ano? At merong butas sa gitna, tulad ng may embudo sa gitna, no? At yun yung eye. Oo. At sinusukat yung bilis ng hangin doon sa eye wall. Ito na siya, padiretso na siya sa ano. So, malayo pa lang yung bagyo, alam mo na kung saan siya patutungo. Tapos, nung tumama na yung Yolanda, yun, tumama na siya. O, nakita nyo? Tumama siya mismo sa bata, sa Samar, at saka sa Tacloban. No? Anong nangyari? Nawala yung mata, sabi ni Sir. Nakikita nyo ba nawawala yung mata? Mm. Ang dahilan niyan ay, pag may mata ang bagyo, ibig sabihin malakas ang bagyo. Pag nagkamata, malakas. Pag walang mata, mahina. Sa makatuwid, may mata na nawala ng mata, ano nangyari sa bagyo? Humina. Bakit siya humina? Naglandfall, tumama sa lupa. Bakit humina pag tumatama sa lupa? Oo. Bakit siya nababasag? Tumatama kasi sa lupa. No? Oo. Pag tumatama sa lupa, yung ikot ng hangin, tumatama sa lupa at nagkakaroon ng friction, hindi makaikot ng maayos, no? Tumatama sa mga puno, tumatama sa kabundukan. Sa dagat kasi, wala siyang tatamaan ganun, no? Pantay, no? So, mabilis siyang umiikot. Para, oh, pag, oh, yun, oh. Pero, tama din yung sinabi ni Sir na, kasi kailangan ng bagyo ng tubig. Signal does not tell you how strong does not directly tell you how strong the tropical cyclone is. It gives you an idea of, it gives you the time it's expected and how strong the winds that are coming at after that particular time. Pag-usapan natin yung Philippine Area of Responsibility. All right. Now, look at this, look at the map you have, yung likod, yung map na may polygon, ano, may square na hindi. No, yung guhit na yan ay Philippine na nasa loob niya ng Philippine Area of Responsibility. Okay, ganito. Nakikita nyo na may kanto na malapit sa mainland China. Nakita nyo yung kanto na yon? O sige. Ano ang latitude and longitude ng kanto na yon? Huwag kayong sasalita lahat, ha? May magtataas ng kamay. Yes, ma'am. 25 degrees north and 120 degrees east. Agree ba kayo? Okay. Ano naman yung kanto, latlong ng kanto na nasa kanan na kanan, yung nasa northeast, yung malapit sa N na north, no? Okay, magtataas ng kamay, taas ng kamay. Latlong. Yes, sir? Yung nasa rightmost corner. Ano? 25 okay, 25 degrees north, 135 degrees east. So, yun yung latlong ng corner na yon. Sa makatuwid, pwede nyo ring pagawa yan sa mga estudyante ninyo. Wala munang nakasulat na ganyan. O, pahanap nyo kung i-drawing nyo nga dyan ang Philippine Area of Responsibility, ibigay nyo lang yung latlong. Ipa-plot nila yon, tapos pagsamasamahin nila yon at maguguhit nila yung area na yan. So, it's an additional way of introducing this particular activity. It's a review kung maalala nila yung latlong nila. Diba? Pwede mo ring ibigay yan kung gusto mo, pero pwede ring hindi. No? Sila ang gagawa nito. So, nakikita ninyo na hindi natin responsibility kung ang bagyo ay nasa 100, ano, sandali ha? So alam nyo ang north and south, west and east. Sa eastern na boundary, paglabas pa ng anong longitude ay hindi pa natin responsibility. 136, o yan. Pag nandyan sa 136, hindi pa natin responsibility. Minamanmanan ng pag-asa, pero hindi pa nila sasabihin na meron ng bagyo. Hindi pa nila sinasabi. May papalapit.
Yan. Sa kaliwang kaliwa, sa South China Sea, 100, sa may malapit sa Borneo, Pacquiao. 100, ano yan? 115. Paglagpas nun, hindi na natin sakop. Oo. Sa taas naman, 25 degrees north, sakop pa rin natin. Paglagpas nun, hindi na. At ganun din sa baba. So, ito ay area of responsibility tungkol lang sa bagyo. Hindi ito political boundary or geographic boundary. Hindi natin pag-aari ang Taiwan, for example. Ginagamit lang ito kung ang pinag-uusapan ay paparating na bagyo at papaalis na bagyo. Mm-hmm. Kasi, bakit? Kasi kung minsan, kahit na ang bagyo ay malapit na sa Taiwan, sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas, pag malaki yung bagyo, kahit Batanes, ay sakop pa. Oo. Kaya pag sinabi mong na lumabas na, eh hindi pa dahil yung kanyang buntot ay nandito pa sa malapit sa atin. No? So, kaya inurong doon ng husto para pag lumabas na talaga, malayo na sa atin at hindi na tayo inaapektuhan. Okay. That's right. So, okay, yun yung dahilan. Ano? Eh bakit naman napakalaki naman yung area sa east ng Pilipinas? No? Bakit ang laki ng area na to? Ay, ito. Halimbawa, may bagyo. Paparating na siya. Tapos, eto, papasok na siya ng Philippine Area of Responsibility dito. Scenario A. Scenario B. Eto, ilalagay ko rito. Okay? Eto na yung bagyo. 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 Ah, pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. Anong pagkakaiba ng dalawang scenario na yon? Ano? Anong pagkakaiba nun? Anong pagkakaiba nun? Ika na, magtaas ang kamay. Mas mahaba daw ang preparation ng tao. Mas malaki ang impact pag busok dito. Mas malaki. Okay. Usually, kung punta yung bagyo, nagpo-front sa dito sa right side, dun sa Pacific Ocean, kasi wala kong bagyo na galing. Ah, meron. Oh, meron. Pero once in a while, usually. Well, tama. Oh. Kaya, mas malaki dapat yung space natin dito para yung mga tao alam mo. Okay. Oh, ano ang sinasabi ng iba? Pag nandito yung boundary na yan at dumadating na yung bagyo, pag tama dito sa sabihin ng PAGASA, pumasok na po ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. O, kunyari nandito yung boundary, wala doon. So, eto na yung bagyo. May papalapit po na bagyo. May papalapit na bagyo. May papalapit na bagyo. Pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Anong pagkakaiba nun? Dito, nandito pa lang, sasabihin na pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Dito, hindi pa sasabihin hanggat makarating dito. Ayan na yung summer. Oh. Pumasok na po. Oh, yan. Anong pagkakaiba ng dalawang yon? Hmm? Makakatulong ba yon o hindi? Makakatulong? In what way? In what way siya makakatulong? Gusto mo ba, pag ikaw ay Samareño, gusto mo ba na pag eto yung boundary ay saka sasabihin, pag nandito na yung bagyo ay saka sasabihin na pumasok na? O gusto mo ba na nandito pa lang ay gusto mong sabihin na? Ano? Anong mas gusto nyo? Yan. Pinag-isipan yan, kaya ganyan yan. Kasi warning yun eh. Hindi nagsasalita ang PAGASA para sa ganun ay maaliw kayo. Isasawat ang PAGASA kasi gusto ko silang nilang makatulong sa inyo. At ang pagkatulong, ang tulong na yon ay mas maganda pag maaga nila sasabihin kaysa late sasabihin. No? Kailangan maaga pa lang. So malayo pa lang, oo.
pag sinabi nilang pumasok na, ay maghanda ka na. Dahil andyan na eh, siguradong darating yun. O, at depende kung anong signal yun. Okay? So this is mainly for preparation time. So that you have time to prepare. And it's true what he said, na less ang nagpo-form dito. Oo. At kadalasan ay ganito ang direction niya. Kaya may paganyan dyan, eh, no? Diretso. Paganon, no? Hindi na nakakapasok masyado. Bihirang gumanito dito. But anyway, that's another story. Right. Ano pa ba pwede natin pag-usapan dito? So pwedeng tanungin yung mga tanong na yun, ano? I-plot yung Philippine area of responsibility using lat and long. Ano ba ang ibig sabihin kung bakit pati Taiwan kasama? Okay, kasi malaki ang isang bagyo at maaaring tinatamaan pa ang Pilipinas kahit na malayo na siya. Pangatlo, bakit malaki ang space na to? So, in other words, when you look at a map like this, hindi lang siyang simpleng map, pwede kang magtanong ng marami at hindi mo ibibigay dapat yung sagot hanggat hindi pinag-iisipan ng estudyante. Okay? The role of a teacher is not just to tell everything. The role of a teacher is to make the students think. Okay? Pag-isipan niya ng pag-isipan, bakit kaya, ganyan. Bago niya sagutin. Bago mo, at kung napansin ninyo, ayokong ibigay sa inyo yung sagot. No, yung una muna ay medyo parang general. Hanggat hindi nyo nahuhuli, ginagawa kong more specific ng more specific hanggat magtagpo tayo. Because I don't want to give it to you. Because I want you to think about it. Because you can.